Nakilos protesta ang iba't ibang panig ng bansa ang transport group na Piston dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Panawagan nila ibasura na ang oil deregulation law. Pero sabi naman ng Department of Energy, patuloy na magiging malikot ang oil prices dahil sa gera sa Israel. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kilos protesta, idinaan ng mga miyembro ng grupong Piston ang pagpalag nila sa pagtaas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bukod sa Quezon City, nagkaroon din ng protesta sa Cebu City at iba pang bahagi ng Pilipinas. Panawagan nila ang pagbasura sa oil deregulation law. Ngayong araw, 95 centavos ang itinaas ng presyo ng gasolina, 1 peso and 25 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kerosene at 1 peso and 30 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Mula nang magsimula ang taon, mahigit 11 pesos na itinaas ng kada litro ng diesel, habang mahigit 12 pesos naman ang pagtaas sa kada litro ng gasolina. 6 pesos and 55 centavos naman ang price increase sa kada litro ng kerosene. Ang jeepney driver na si Algen, maswerte na raw kung aabot sa 500 piso ang kikitain kada araw. Pila-pila na lang ako para sa pasahero, kaso ingat din sa huli. Bawal kami ron eh. Kapag may nanguhuli, alis na lang kami. Kasi pag wala ka sakay, wala, abunado, wala ka talang kikitain. Hindi rin naman daw nakakatulong ang provisional fare increase na piso sa mga jeepney. Pagtinginan natin yung provisionary piso, ay wala na siyang saysay. Linamon ito ng mga seri ng mga pagtas. Paliwanag ng Department of Energy, nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ang pagbabawas ng production ng Russia at Saudi Arabia. Andyan din daw ang pagtataas ng demand sa langis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maging ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, may epekto din sa oil prices. Ang mga balita na nakalap namin na nag-contribute sa pagtaas, una yung pagbabalik ng uncertainty kung mag-e-escalate ba o hindi ang kaguluhan sa Gaza, di ba? And then meron ding pangyayari na yung Iran, nag-appeal siya na magkaroon ng oil embargo kay Israel, di ba? Sabi pa ng DOE, mananatiling malikot ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Hamas, sa ngayon, wala pang schedule kung kailan ang susunod na hearing sa LTFRB para sa 5 pisong fare hike sa jeepney na hinihiling ng mga transport group. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, Newsbyte. Pinaiiklian ni Pangulong Bongbong Marcos ang trigger period o palugit bago iproseso at ibigay ang fuel subsidy sa mga tsuper. Base kasi sa batas, dapat 3 buwang pumapalo sa $80 ang kada bariles ng Dubai crude. Pero utos ni PBBM, gawin na yang 1 buwan. Ibig sabihin, sisimulan na ang pagproseso ng pondo kahit 1 buwan pa lang mataas ang presyo ng krudo. Dapat daw lumutang ang mga pagbabago sa ipapasang General Appropriations Act o ang National Budget para sa susunod na taon. Ipinag-utos din ng Pangulo na simplihan ang requirements sa ayuda at i-consolidate o pag-isahin ang listahan ng mga beneficiaryo ng fuel subsidy mula sa iba't ibang ahensya. So with this simplification or shortening of the period, we will be able to release the subsidies in a shorter period of time. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.